Teacher Ads, and I will be your guide in understanding the RPMS-PPST. So, kamusta po kayong lahat? Thank you very much po sa lahat ng nag-subscribe na. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pwede-pwede pa po i-hit niyo lang po ang subscribe button dyan sa baba at kayo po ay nakasubscribe na. If you will also like this video, please give me a thumbs up at para naman po ma-appreciate, masakit ha. Okay, so ngayong araw na ito po, medyo kakaiba yung ating gagawin. Kasi po, uso ngayon ay yung mga bad grade, yung mga yung unboxing. O, dahil may unboxing at merong bad grade, pagsasamahin natin yung dalawa, gagawin natin ngayon ay box raid. So, paghahaluin natin yung dalawa na yon, yung box at yung raid. So, titingnan natin kung ano ang nilalaman ng box na ito. Taran! So, ano kaya ang nilalaman ng box na ito? Alam niyo po ba kung ano pong box na to? Ito po, natatandaan niyo po yung picture na to. Ito po yun. Kung natatandaan nyo po, last year, merong nag-viral. Isa yun sa pinaka-kinakainisan ko talaga eh. Actually, hindi naman kinakainisan. Isa siya sa naging inspirasyon. Isa siya sa naging inspirasyon kung bakit nagkaroon ng vlog. Kung bakit naging YouTuber si Teacher Ads. Kasi po, siya ay naging viral dahil siya ay may dala-dala ng box na ito. Ano ba ang nilalaman ng box niya at bakit ganito ba ito kalaki? Ano kaya yung laman nito? Kaya tayo ay magba-box raid kung ano ang laman ng box ni Sir na nakarating na ito sa Mars, sa bunganga ng bulkan, at kung saan-saan pang lugar na hindi nararating ng tao. So, tingnan po natin kung ano ba ang mga laman nitong box ni Sir. Walang harundaya. Okay, so tingnan po natin kung ano ang una. Okay, dami-dami po ito eh. Okay, ang una ay... Tcharam! Pambihira si Sir. Meron mga flowers. So, itong mga flowers na ito ay ginamit daw ni Sir para pang-decorate ng kanyang portfolio. So, ito pong mga flowers, bukuha ng petals, tapos ilalagay dun sa paligid ng mga bond paper para maganda naman tingnan ang kanyang portfolio. So, Teacher Ads, may problema ba doon? May problema ba tayo doon sa mga naglalagay ng bulaklak? Wala naman. Wala naman ba ang problema sa inyo? Wala naman problema doon. Kung kayo po ay hindi katulad ni Teacher Ads na walang ka-artistic sa buhay, eh pwedeng-pwede nyo naman po ilagay talaga to. If this makes you feel good, if this makes you feel better na nakakakita ng flowers doon sa inyong portfolio, then go ahead po. Wala pong pipigil sa inyo na gawin ang bagay na ito. Pwede nyo pong ipang decorate, wala pong problema. But I would like to tell you that this is not required. Okay? Kahit po may mga flowers, kahit po may magandang-maganda yung ating portfolio, wala po siyang rating. Sad to say, wala po siyang rating. So, kahit pa sobrang ganda niya talaga at pinaghandaan niyo po talaga,
naubos po yung flowers ng kapitbahay. Ina-joke lang. Kunyari po ay pinaghandaan nyo po talaga at talagang ang galing-galing nyo po kasi may mga teachers talaga na nabiyayaan sa pagiging artistic. Ako po kasi hindi. So, kung kayo po ay artistic, gusto nyo po ay nakikita na maganda at maayos ang inyong portfolio, go lang po. Ilagay nyo lang po ang mga flowers na iyan. Pero, wala pong dagdag na rating kapag maganda ang portfolio kasi po ang rating natin ay nakabase sa content ng ating portfolio. Okay po? So, tatanggalin ko na ang flowers ni Sir para gumaanggang naman itong napakabigat naman itong box na to. Mamaya, babagaanin natin yan. So, tanggalin na po muna natin ang flowers kasi hindi naman siya ginagamit. Okay? Next! Tingnan natin kung ano pa ang nandito. Ang nandito ay ito. Tcharan! Teka. Parang namumukhaan ko ito. Ako pala yan. Okay, syempre, ang isa sa pinaka-pinaggagastusan ng teachers po ay ang mga magagandang covers. Again, ito po ay walang makakapigil sa inyo kung gusto nyong gawin. Okay? So, ganto kaganda yung cover page mo. Nandyan ka, may model. May model dito. Tapos nakalagay na kaganyan pa at RPMS. Wala pong problema. Kung gusto nyo po na ganito yung cover page nyo, okay lang po yon. Pero again, I would like to remind you that the cover page is not rated. Okay? So, ang kailangan lang po, nandun yung mga halagang details, nandun yung logo ng DepEd, nandun yung pangalan ng school, yung mga school heading, nandito, tapos nandito po yung Results-Based Performance Management System or RPMS, tapos yung school year po, nakalimutan kong ilagay. Pero dapat nandito yung school year, 2019 to 2020. Tapos, nandito naman po yung pangalan ng teacher, yung kanyang position. Si teacher po, pipirma siya kapag po natapos na niya. Tapos, ito naman po yung rater. So, kung nasa small school lang po kayo at wala kayong master teacher, school head lang ang meron tayo, si school head po ang inyong rater. Pero po, kung meron po kayong master teacher at head teacher sa inyong eskwelahan, siya po ang inyong rater. Ilagay lang po dito yung position. And then, ang approving authority po ay si school head. Para naman po sa small school na walang MT, ang approving authority po ay ang SDS or ang ASDS. Okay? So, kung ganito po kaganda ang inyong cover ng portfolio, ang inyong cover page, wala pong problema. Pero po, hindi po required na gumastos tayo para sa ganitong bagay. Pwede pong ano lang, text lang, mas malinis po tingnan, kahit bond paper lang, tapos letters lang talaga yung nakalagay. Kung gusto nyo po, lagyan nyo po sa gilid, wala pong problema. Pero kung letters lang, wala rin po yung problema. Kasi nga po, wala naman pong rating ito. Okay? So, yun po. Tatanggalin ko na rin po itong ating cover page. Okay? So, next, ito ay, ito. Oh, ang bigat! Nako naman, napakabigat! Alam niyo po ano to? Bah, meron tayo dito. Ay, nahulog! Pangit! Okay, so meron po tayo dito. Photo album, teka lang. Parang, hindi po ito dapat makita, rated PG. Ay, SPG pala, hindi pala ito pwede. Pero, ito po ay photo album. Okay, bakit kasi naman si Sir nagdala-dala ng photo album dito? Okay, bakit may photo album si Sir? Kada po kibot, meron po siyang picture. Nagpa-activity, pinicturan. Nagpa-PowerPoint, pinicturan. Nagpa-group activity, ulit. Picture ulit.
Tapos, nagpa-pair. Think, pair, share. Picture ulit. Napakadaming picture ni sir. Kaya nakabuo na siya ng photo album. At inilagay niya yon sa kanyang portfolio. Dahil nakalagay yon sa kanyang portfolio, ang bigat talaga ng portfolio ni sir at ang kapal-kapal naman talaga. Kasi po, ang picture ay hindi naman dapat na ilagay natin sa ating portfolio. Eh, teacher ads, ang sabi sa amin, dapat daw nakalagay ang picture. Okay, balik po tayo sa ating RPMS tool. Meron po dong mga supporting MOV na nakalista. Pwede pong lesson plan, instructional material, performance task, may mga ganun pong nakalista. At yung huling-huling po doon nakalagay ay others. Pwede naman po kayo talagang maglagay ng picture. Wala naman pong problema. Kailan po kayo maglalagay ng picture? Halimbawa, ang lesson nyo po ay science. Tapos nag-discuss kayo tungkol sa human torso. Ang ginamit nyo ay yung model ng human torso, yung kalahating katawan. Okay. Ginamit nyo po yon. Ngayon, hindi nyo mailagay as instructional material. Okay? Dahil hindi nyo siya mailagay as instructional material, pwede nyo po siyang picturean. Okay? Pero ang picture po ay nagpo-fall under others. Okay? At kapag ka po others ang ating isasama, meron po tayo dapat na ilalagay na annotation. Okay? Paano gumawa ng annotation? Hanapin nyo lang po ang video ng annotation ni Teacher Ads. Okay, so hanapin nyo lang po yung video. Yung video, nandun lang po yon. Okay, kung paano nyo po gagawin ang annotation. Okay, so again, hindi po tayo kailangang maraming picture. Okay? Kung kayo po ni observer ay mayroong pictures, gustong-gusto nyo talagang ilagay doon yung picture ninyo ni observer, eh, sa Facebook na lang po natin i-post. Kasi po, wala naman pong rating. Wala naman pong rating yung picture ninyo ni observer. Okay? So, kung gusto nyo talagang mag-reflect na talagang nakatulong sa inyo si observer, pwede naman po yun. I-post nyo na lang po sa Facebook. O kaya naman po, sa journal niya na lang po, para matandaan ninyo kung ano yung mga sinabing magaganda sa inyo ni observer. Okay? At kung sakali po na kayo ay maglalagay ng iba pang pictures doon, ang tanong po ay, paano niyo na-picturean? Paano niyo ba na-picturean yung mga ganun? Kasi po, kapag nag-o-observe si master teacher or si school head or si head teacher, ang advice po ay, ang dala niya lang po sa kanyang observation ay ang observation notes form. Ito po ang dapat nangyayari sa actual observation. Okay? Kapag po ang dala lang ni master teacher, ni head teacher at ni school head ay ang observation notes form, saan po ang lugar ng camera? Wala po tayong camera kasi po unang-una distraction po siya. Kapag ka tayo ay nagpipicture ng nagpipicture, ang focus na natin ay sa pagpipicture. Pero actually, dapat kapag ka nasa classroom, nag-o-observation notes form lang si observer. At si teacher naman, ano ang ginagawa ni teacher? Hindi po siya nagpipicture, siya po ay nagtuturo lang. Okay? Kung ano yung dapat niyang ituro ay ituturo niya. At kung ano yung dapat na makita ni observer sa kanyang pagtuturo, yun po isusulat niya. Okay? Makakagulo pa po kapag tayo ay may camera sa loob ng classroom habang tayo ay nagpapa-observe. Okay? So, hindi po kailangan ng mga pictures sa ating portfolio unless iyon talaga ay hindi natin kayang ilagay sa isang bond paper dahil masyadong bulky or masyadong
sobrang laki talaga niya at hindi siya kayang i-fold para ilagay as a document. Okay? Ang kailangan po natin ay kung ano yung mga supporting MOBs na nakalagay po doon. Okay? Sige po, tuloy na natin. Kung ano pa ba itong mga laman itong box na ito ni Sir? Nako naman, pinapawisan na ako. Magpupunas muna ang pawis. Bayan, si Sir talaga. Si Sir kasi. Ang daming inilalagay sa kanyang box. Ano ba yan? Pinawisan tuloy ako. Okay. Tingnan natin. Ano pa bang mga nandito? Okay. Dito muna to. Kasad kong konti. Mukhang papawisan ako ng bongga ngayong araw na to. Okay. So, tingnan natin kung ano pa ang laman ng box ni Sir. Ang mahiwag ang box. Okay, meron din po dito na, ano to, bakit ako binigyan ni Sir ng resibo? May resibo, nakalagay po ay teacher ads, ang mahal-mahal ng nagastos ko dito. Sir, hindi ko to kayang i-reimburse. Kung ano man po yung nagastos mo, past is past. Okay, hindi ko po yan ma-aabonohan. Pero po, itong kanyang nagastos ay umorder siya online ng yung mga cover pages. Okay, ang mahal-mahal ng cover pages, sabi niya. 250 daw yun. Ang mahal naman! Ako po, ang nagastos ko lang doon sa aking portfolio ay nagpa-photocopy ako plus nagpa-bookbind 180. Yun po ay nakabookbind na ha. Yung pinapakita ko kapag nagbibideo, yun po ang nagastos ko, 180. Parang 179 point something. So, ganun po yung aking nagastos. Tapos, ganun lang naman kasimple yung inilagay ko. Tapos, intact pa siya. Nakalagay talaga siya sa isang portfolio na maayos at madaling ma-browse. Okay, so, yung iba po, cover page pa lang, nakagastos na ng 250 to 350. Kasi yun yung presyo ng mga cover page. Yung iba naman po, libre lang. Magpiprint lang po sila. Pwede rin naman po yun. Pero lagi po nating tatandaan, hindi po pamahalan. Hindi rin po pabonggahan. Ang mahalaga po ay kung na-address ba natin ang indicators na kailangan nating i-address. Kasi baka sobrang ganda, pero pagdating naman sa content ng ating portfolio kapag ni-rate na, ay hindi naman pala nag-a-address ng mga indicators. So, sayang naman ang paghahanda at ang gastos na inyong ginawa. Okay? So, ano pa ba yung nandito? Okay. So, eto. Naku naman, kabibigat naman ang mga file nito ni teacher. Okay. Eto po ay ang kanyang daily lesson plan. So, eto, lahat ng lesson plan ni teacher sa buong taon ay nakasama sa kanyang portfolio. Sabi, teacher, bakit mo kailangang ilagay ang iyong buong lesson plan sa inyong portfolio? Di ba po ang lesson plan lang na hinahanap ay yung apat na in-observe? Yun lang po yung ilalagay natin sa ating portfolio. Pero bakit si teacher? Inilagay niya ang kanyang buong lesson plan. Ang sabi po niya, sabi daw po kasi ay ilagay. Okay. Ang tanong po, kung ilalagay po ni teacher ang kanyang lesson plan sa buong taon, paano po ito i-rate? Paano po natin i-rate? Kasi wala po ito sa RPMS tool. Okay? Kahit ipasa ni teacher ang buong lesson plan niya for the whole school year, wala pong mag-rate dito. Kasi po, ito po ay hindi kasali sa i-rate base sa ating tool. Eh, teacher ads, apat na lesson plan lang yung kinukolekta mo. Apat na lesson plan lang para dyan sa RPMS. Paano naman makakasigurado sa quality? Posible po yon na apat lang yung quality, magsasuffer, pwedeng ganun. Pero sa totoo lang po, napakahirap i-achieve ang
level 7 sa ating RPMS. Kung ano po kung sa proficient teacher, pag tinignan po natin ang classroom observation tool, napakataas po ng hinihingi. Actually, kami po ay kada punta namin sa PNU-RCTQ, kapag kami ay nagka-training, may bago lagi kaming natututunan at nakikita namin na napakababaw pala ng aming pagtingin sa mga indicators. Hindi pala kami ganun dapat kataas, pero ang taas ng rating. So, siguro napaka-generous ng ating mga raters sa school. Kasi hindi pa ganun kalalim din ang nagiging pagtingin nila. Kasi kami nga po, kami na yung nagte-train, pero feeling namin, ang dami pa namin hindi alam tungkol dito. So, sigurado, dahil kakaunti pa lang naman yung mga nagiging training ng ating mga observers, siguro, hindi pa lahat ay fully equipped. Siguro, meron ng mga equipped, pero habang kasi inaaral pa natin siya ng inaaral, lalo po kasi siyang lumalalim ng lumalalim. Akala ko dati ang dali, pero actually, nung nag-year 2, naisip ko na oo nga, no, tama pala sila Doc Jen Hoxon, tama pala sila Doc Gina Gonong. Talaga palang napaka-lalim ng hinihingi at hindi pala ang dali-dali talagang gawin. Okay? So, yung mga sinasabi po natin na absinera yung mga teacher, tapos pagdating dun sa classroom observation ay pagkahusay-husay, kapag ka po talaga sa totoong buhay, ang absinerang teacher ay hindi kayang abutin ang level 7 doon sa ating classroom observation tool kung hindi siya laging nagtuturo. Mahirap po talaga siyang abutin. Sa ngayon siguro, hindi siya ganun kadaling intindihin sa marami sa atin kasi nga po, hindi pa rin ganun kalalim ang pagtingin nating lahat. Pati po kami, hindi lang po kayo. Pero yung mga talagang tao behind the conceptualization of this RPMS-PPST, talagang sila yung mas malalim yung pag-unawa at pagtingin dito. At hindi po namin pa naaabot yung pang-unawang meron sila. Palagay ko po ay marami pa kaming pagdadaanan din na training bago namin yun maintindihan. Kung ano man po yung pagkakaintindi nila. At nagpapasalamat din kami kasi talagang pinapaintindi nila sa amin. Sinatsaga nila sa amin na ipaintindi kung ano man yung dapat namin intindihan dun sa tool. At thankful din po kami doon sa mga naiintindihan at nauunawaan namin. Nakikita namin kung gaano kahirap talaga ang maging isang teacher. At hindi ganun kadali talaga gawin yung mga requirements ng PPST. Pero, kayang-kaya natin yan. Basta naiintindihan lang po natin kung paano siya gawin. Okay? So, siguro sa mga susunod pa na mga videos natin, mas lalaliman pa natin yung pagtingin natin sa ating mga objectives, sa ating mga indicators, sa mga susunod. Okay? So, ang lesson plan po ay yung 4 lang pong inobserve ang ating ilalagay. Hindi po natin ilalagay ang lesson plan sa buong taon. Kung ang isang teacher po ay nagtuturo ng 2 subject sa loob ng isang taon, kung 200 days po ang buong taon, meron po siyang 2 subject. So, 2 times 200, 400 lesson plans na po yon. Kung meron ka pong 10 teacher sa iyong mentees, 200 times 10 is 2,000. 2,000 po na lesson plan ang inyong i-rate. Dahil po ang lesson plan daw, ang reason nyo po ay ang lesson plan dapat kumpleto. Dapat kumpleto para sa quality. Ang tanong po, kung meron po kayong 2,000 na lesson plan na i-rate for quality, iisa-isahin niyo po yun, yung 2,000 na lesson plan na yon. Parang mas mahirap, hindi po ba, kaysa doon sa 4 na required para doon sa RPMS. Isipin niyo po kung 4 at 10 teachers yon, 40 lesson plan na po ang inyong titingnan. So,
siguro mas madaling tingnan yung quality ng 40 kaysa dun sa 2000. Okay? So tatandaan po natin, hindi ang buong taon na lesson plan ang kailangang nakasama kay portfolio. Okay? Next! Ano pa ba ang nandito sa ating mahiwagang box? Okay, nandito ang kanyang teacher's guide, ang kanyang reference materials. Ayan, napakabibigat ng mga libro na to. Nako naman. Okay, ito po ay ang mga ginamit ni teacher na learning resources. Naka-attach din sa kanyang portfolio. Kaya naman pala, hirap na hirap talaga si teacher. Napakadami naman pala talagang laman nito. Ay, papagod na ako ah. Okay, so, ito po yung laman ng kanyang portfolio, ay, ng kanyang box. Pero sa totoo lang po, hindi po dapat ganyan karami. Okay? Ang tunay na portfolio po ay ganito lang po ka simple. Wala na po itong laman. Tapo na po natin. Okay, ito lang po ang portfolio na kakailanganin natin. So, ano ba ang nilalaman talaga ng isang portfolio? Malalaman po natin yan sa susunod nating video. Okay? So, i-discuss ko po doon sa next na video natin kung ano ang mga documents na kailangan talagang pumasok sa ating portfolio. At nakikita natin na ganito lang siya, sir! Hindi nakalagay sa box! Huwag mong ilalagay sa box kasi ganito lang ay sapat na. Okay po? So, makita-kita po tayo ulit. Ako po ulit si Teacher Ads. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS-PPST. Ganito lang yun, sir! Bye!